Welcome back to BRGY. You're still with me, Bianca Gonzalez, and we're still with Seth Fedelin. Yes, talaga naman. Ang dakilang kuya. Yan ka, totoo. We were talking about it during the break, yung tagal ng iyong PBB audition, pero talagang chinaga mo. And syempre, right after your stay in PBB, hindi ka man naabot sa Big Four nung inyong season. Apakaswerte mo agad. Paglabas na paglabas mo, you got a phone call. Phone call ba? How did you know? Paglabas ko pa po, Miss Bianca, na injury pa po ako sa tuhod. Ay, oo nga. Okay. Na-hospital po ako. Na-operahan ako sa tuhod ko kasi sa basketball din ako. Sa paglabas ko ng bahay ni Kuya, naglaro po ako ng basketball. Ah. Doon, na-injury ako. So, binakalan yung tuhod ko. Parang mga 4 months pa ako nung... Okay. So, yung mga kasabayan ko, yun naman, doon ako talaga ng lumo, doon ako talaga ng lambot. Kasi sabi rin ng tatay ko, anak, baka mahirapan ka. Doon ako parang, nag-audition na ako lahat-lahat. Tinapos ko, 2 months ako sa loob ng bahay. Tapos paglabas ko, mababalian lang ako. Mm-hmm. So, yung mga kasabayan ko, may mga shows na sila, out of town, tapos ganyan. So, aminin na natin. Siyempre na, gusto ko rin yung ganun. Mm-mm-mm. So, parang nalulungkot ako dahil dapat kasama nila ako dyan. Yeah. Kaso wala, nagpapahinga ako sa bahay. Sobrang hindi ko alam kung hanggang kailan yung tuhod ko, gagaling, kung kaya ko pa bang gawin yung ganyang bagay. Yeah. So, dun din naman, yung isa sa pinakamahal kong ginagawa sa buhay ko, which is yung pagbabasketball, eh, binawasan ng konti ni Lord. Mm-mm-mm. So, dun din, nalungkot din po ako dun. Yeah. So, yeah. And syempre, when you're recovering your knee, medyo hindi ka pwede maging active. Parang, di ba, stay put ka lang. So, kailan mo nakuha ang phone call na you were tapped to be part of the Gold Squad? Ang nauna po sa Kadena ng Ginto is nagka-movie po muna ako with Miss Beauty Gonzalez po. Ah, so, okay. Isa pang PBB. So, binalita po nila sa akin o tinawag nila sa akin, kung kaya na ni Seth, pwede siyang mag-go see dito sa ABS. Uh-oh. Kasi may gagawing pelikula. I Want din po. Mm-mm. Tapos, ako naman, may mobilizer pa po ako dito nun. Okay. Tsaka so, no acting experience to. Talagang po. Isasaba ka opo. Lang. Oo. So, may mobilizer ako nun sa Grab. Suot-suot ko siya. Uh-oh. Tapos, pagdating dun sa ABS, talagang sabi ko, tinanggal ko. Ay. So, pagtanggal kong ganyan, ayoko makita ng tao na gusto ko, okay ako. Oo. Para tanggapin nila ako. Oo. Kasi ayoko makita nila na, ay, may pilay naman yan eh. Baka maging cause lang ng delay. Mm-hmm. Baka ibang eksena, hindi niya kayang gawin. So, mm-hmm. Tinanggal ko. Tinabi muna namin. Alam ko, tinabi po namin yun sa labas na ng ABS eh. Okay. Or something, pinatago po namin sa Marshall. Nilapag lang po namin. Mm-hmm. Para... Lumalakad ako ika-ika pero sobrang sakit niya po. Sobrang sakit. Tapos sa lahat na nag-go si doon, ako lang yung nakaupo. Okay. Kasi hindi ko po kaya talaga mag-stay nang nakatayo. Mm-hmm. Tapos yun, ginawa ko lang yung gusto ng director po. Pinakita ko lang yung kaya ko. Tinanggal, nilunok ko muna lahat ng hiya ko, lahat ng kaba ko. Sabi ko, pagkakataon ko na to, pag to pinalampas ko, wala. Grabe na. So, pagkatapos po ng go-si, sige, tatawagan na lang. Sobrang... Kinabit ko ulit yung kasko kasi hindi ko na kaya manindigan. Sabi ko, hindi tama na yung pagtitiis mo. Kabit mo na yan. Tapos uwi kami sa bahay. Mm-mm. Tapos hanggang sa ako po yung napili doon na galing. Mag-lead din po doon sa pelikula. Kaming dalawa po, mag-ina po kami ni Miss Beauty. Tapos, yung kwento po sa Aday ng Ginto, hindi po nila sinabi sa akin, yung manager ko po. Uh-huh. Hindi po nila sinabi sa akin na papasok ako ng Kadena ng Ginto. Okay. Ang lagi po nilang sinasabi sa akin, maganda ka, baka may project ka. Mm-mm. So parang mga 3 days before akong pumunta doon sa shoot ng Kadena ng Ginto. Okay. Para mag-i-introduce o ipakilala lang, makilala lang yung cast. Sa kanila sinabi. So parang 3 days before. Okay. So, tara, bis ka. Saan? Punta tayo sa set ng Kadena ng Ginto. Sabi ko, bakit? Basta, punta ka. Mm-mm. Habang sa biyahe, sa tingin mo ba pupunta ka dito kung hindi ka kasama? Siyempre kasama ka. Ginaganon na po ako ng mga kasama ko. Uh-huh. Alam mo, kasama ka. Ba't di niya sinabi sa akin? Surprise! Parang inano po nila ako. Sabi ko, tapos hindi ko pa po alam na yung
yung pagkakataon na binigay sa akin ng kadena ng ginto is magiging malaki pa po, nadagdagan dahil yung gold squad nandoon po, kasama po ako doon sa gold squad. Yeah. Yun po yung storya ng kadena ng ginto ko. Grabe yung sinurprise sa'yo. Wala kang kaalam-alam. And then syempre, I'm sure pagdating mo dun sa set na yon, tulad ng sa audition, talagang nilunok mo lahat ng hiya mo, lahat ng kaba mo para to give it your all. I was so proud. Nung talaga kasi syempre, pinakilala that the gold squad was Andrea, Kyle, Francine was also new then. Tapos, ang aming bagito ay kasama agad. And syempre, from there, everything flew, diba? Ikaw ay very humble ever since, which I'm so happy. Please keep that trait. Pero syempre, kami na ang mag-humble brag for you. After all your hard work, grabe na ang mga naipundar mo para sa iyong pamilya. You have 3 cars. Yeah. Wow. Nabilhan mo rin ang tatay mo ng farm. Mm-hmm. Pero hindi ka lumaki sa farm. Walang ganon. Probinsya po. Ah, probinsya. Hindi po ako lumaki sa farm. Hindi siya lumaki sa farm. At, syempre, yung bahay for your family. Opo, kaya, ano pakiramdam mo na unti-unti nabibigay mo yung ganon sa family mo? Hindi ko po. Una po, Miss Bianca, parang yung nga po, 3 sasakyan. Tapos, may motor na rin ako, 3. Tapos, sorry, mayabang ako. Okay lang, kami na nagsimula mag-humble brag for you. Yun po, tatlong, pinagmamalaki ko lang po. Yan, 3 motor, isa kay Papa. Tapos, yung bahay na binili ko po, doon po ako pinanganak. Ano po? Doon po kami pinanganak nung ako, tas yung sumunod po sa akin, yung utol ko po. Wait, so, sa kwarto doon kayo pinanganak and then growing up, lumipat kayo ng bahay somewhere? Opo. Kasi maaga po nagka-anak si Mama. So, 2-year college po siya. Tumigil na siya kasi nga po nabuntis. Ako na po yung dinadala niya. Tapos si Papa nagtuloy-tuloy pa rin mag-aral. Tapos nung medyo 4 years old ako, ganyan, lumipat po kami ng Romblon. Okay. So, marunong po ako mag-Bisaya. Doon po ako, nag-aral po ako doon ng kinder, grade 1. Okay, okay. So habang nag-aaral si Papa po dito, nag-i-school siya, nandun po kami sa Romblon. Okay. Kasi para less gastos. Kasi doon, mangisda ka lang, may ulam ka na. Para si Papa lang yung gumagastos dito. So pag bakasyon ni Papa, umuwi po siya dito sa Wait, sa so sa lahat ng property, technically na pwede mong bilhin, bakit mo ginustong bilhin yung bahay kung saan ka pinanganak? Ayoko po, parang andun lahat po eh, doon po ako nabuo eh, doon ako, doon kami lahat eh, kahit minsan nanonood kami ng TV, bumagsak yung kisame namin, ganun kalala, nararamdaman ko na yung langit ngit eh, tapos biglang tumayo kami lahat, bumagsak yung buong kisame namin, tapos pagbagyo, sama-sama kami doon, sa bahay na yun, subdivision naman po siya, so dati nagre-rent kami, in-applyan yun ng Papa ko, na foreclose nga dahil nga na-stroke siya, so hindi na bayaran, na-foreclose yung bahay. Buti na kapag-stay pa kami doon. So, nung na-foreclose siya, doon na ako, parang siyempre hindi na sa amin, kinabahan na kami, baka anytime paalisin kami. Pero may probinsya naman kami, okay lang. Yeah. So, mag-artista na ako, talagang sabi ko, hindi ko papakawalan tong bahay na to. Oh. Kung saan po ako natutulog, doon po ako pinanganak. Yung kwarto po mismo na yon, doon ako pinanganak ni Mama. Grabe. Apo. Pinanganak ka sa bahay niyo? Apo. Siya nagpanganak sa'yo? Yung nagtuloy rin po sa akin. Iba. So midwife? Midwife Apo. Ba to? Apo. Grabe. Kaya naman pala sobrang sentimental sa'yo nung bahay na yon. So, hindi ko po siya talaga pinakawalan dahil yung grandparents ko po, doon din po sila namatay din, doon din po sila namahinga. So, talagang ang daming memories ng bahay na yon. Parang yung kahulugan ng isang pamilya nandun sa loob ng bahay na yon. Gulo, away, kasiyahan, lungkot, lahat nandun po sa bahay na yon. So, hindi ko siya pwedeng pakawalan. Kasi pag pinakawalan ko yun, parang sabi ko sa sarili ko na pag lumipat kami ng bahay, parang ang tingin ko sa sarili ko, artista ka na. Ay, parang may ganun kang iniisip. Opo. Grabe. Ganun po yung nararamdaman ko. So, niregalo ko po yung kila Mama. Mm-mm. Tapos, ngayon din po, nakabili na rin po ako ng lote ko para sa akin. Wow! Okay. Congratulations! So, para down the line, do you feel, dun ka magtatayo ng iyong
bahay, if ever? Binatang bahay, siguro po. Ay, bachelor's house, gano'n. Nagganyan din yung asawa ko bago siya kinasal. So, yun muna ang nakikita mo, parang bahay na para sa'yo. Opo. Ay, in fairness. Parang, inano ko rin, isasama ko dun pag nagawa na rin siya. Isasama ko yung utol ko rin po doon sa bahay para may kasama rin ako. Mm-mm. At ito ang maganda po dyan, Miss Bianca. Ano? Hindi ako lumayo ng lugar. Malapit lang. Bahay po nila mama, isang bahay, bahay ko. Ay, yung lote mo, nandun din. Buti meron pa. Opo. Talagang, sa ina, talagang inano ko. In, talagang ayaw mo din malayo. Po, opo, sabi ko. Kasi, total, hindi... Ayoko malayo ako kila mama. Mm-mm. Dati nakatira po ako ng mag-artista, nakatira ako ng Commonwealth. Para malapit sa trabaho. Sa trabaho, pero hindi ko rin po talaga kaya. Parang sabi ko, parang... hindi ako... parang walang gabay. Parang sabi ko na, parang... nararamdaman ko na may kulang. Parang walang... hindi ako sanay po eh. Hindi ako sanay lang. Ang kulang yung araw-araw ko. Kapag hindi ko naririnig yung mga kapatid ko. Saka ayoko nung may... hindi ako, gusto ko alam kung nangyayari sa kanila. Gusto ko nakikita ko yung kalagayan nila. Mm-hmm. Gusto ko na nakikita ko na okay sila. Yung ganyan. Yeah. Gusto ko na... kahit yun lang. Yun po. Kaya umalis din ako sa Commonwealth. Lumipat, bumalik ako sa bahay namin. Oo. So, di bale nang mas mahaba ang biyahe papunta sa trabaho. Basta everyday nakaka-uwi ka sa family mo. Saka may libreng ulam na din. Totoo din, may maglalaba din ng mga damit mo. Ganun. Siyempre, oh, yun ang mga pros and cons ng living independently at saka living with your family. Eto naman, siyempre kanina we mentioned na nung sumali ka ng PBB, ang iyong moniker ay ang Hopeful Son ng Cavite. Ngayon naman, siyempre sa dami na nangyari sa life mo, ano sa tingin mo ang bagong moniker ni Seth? Kung bibigyan mo ang sarili mo. Kanina, Miss Bianca, nag-briefing, sinabi rin po sa akin niya kung anong pwedeng isipin. Inisip ko talaga, pero wala akong maisip. Talaga? Opo. Kasi hanggang ngayon, yun pa rin ako eh. Hanggang ngayon, yung hope na yun, hindi nawala sa akin. Although, aamin na po ako, talagang lason, yung term ko po, lason po yung ganitong, kung nasan po tayo, malakas na lason to. Malakas na lason ng utak sa paligid natin. Mm-hmm. So, pwedeng mawala yung hope na yun eh. Pwedeng magbago yun. Pwedeng wala ka ng hope. Pwede kang yumabang. Mm-hmm. Pwede kang maging tamad. Pwede kang... maraming pwede. So, abang kanina iniisip ko po na wala pa. Wala pa ako. Wala pang... nangarap pa rin ako. May gusto pa rin ako. Andito pa rin. Yung faith ko, yung hope ko, talagang alam ko kung nasan pa din. Hawak ko pa rin siya. Hindi pa rin ako kumakalas doon. Although, yun din po, aaminin ko po sa inyo, may, lalo na pagbata kasi, siyempre po, naging artista ako, magiging totoo po ako. Naramdaman ko na sikat ako. Pero, yung pakiramdam na yun, marirealize mo na, parang ganun po, Yung expression ko po dun, sikat ako, So, mahalaga sa akin yung core kung ano yung gusto ko talaga, kung bakit ako pumasok dito, bakit ko, hindi ako inutusan ng magulang ko maging artista po. At ang pinakamasakit sa akin sinabi ng magulang ko is, anak, huwag ka na lang kaya mag-artista. Wow. Sabi ng nanay ko, anak, di mo kami obligasyon. Obligasyon kayo namin. Shucks. At proud daw may ganun akong magulang. So, yun yung parang sabi ko na, andito pa rin. Hindi ko papakawalan to. Ito yung magiging gasolina ko sa lahat ng gagawin ko. Yeah. Sila muna, pag tapos na sila, oras ko na. Yeah. Ako na, mag-enjoy na ako. Yeah. Sabi ko, sinabi ko kay mama, ma, pag ano ko, pag ganyan, pag laki ko, pag tanda ko, ma, ganyan. Gagawin ko yung mga gusto kong bagay. Papakasaya. Ay! Talagang wala akong sinabing ganun, pero doon dinala ni Seth. Pero ang ganda kasi, I think what has kept you real and grounded, na kahit na minsan, madali talaga eh, madali lumaki ulo sa industry. Opo, so, pero... yung
feeling ko yung humihila sa iyo pababa is yun nga dahil close ka pa rin sa magulang mo at sila siguro kaya yung nag-remind bumalik sa bahay noon. Ang ganda. Kaya, si mama may sinasabi, anak, ba't di ka kumuha ulit? Ba't di ka lumipat sa Maynila? Ayoko. Ako yung may choice na sa Dasma lang ako, sa amin lang ako tumira. Oo. Hindi ko naisip na bumalik ulit dito sa Maynila. So siya pa rin ang hopeful son ng Cavite. Alam ko na, yung bachelor house may favorite, lagyan mo ng pool. Mini pool. Diba? Yung farm po, pinagawa ko ng pool. Meron na palang pool. So, kaya siya pa rin talaga ang hopeful son ng Cavite. Yeah. Pero tuloy-tuloy ang pag-abot sa pangarap nitong si Seth. Dahil ngayon, siya ay nasa kanyang singer-rapper era. At for the first time, mag-share ako ng blind item dito sa BRGY. Kasi sino itong next-gen leading man na sa celebration ng mga bosses ng ABS-CBN, hindi mahiwalay sa kanyang next-gen leading lady. Magkadikit sila the whole night. Aalamin natin kung sino yon when we return here on BRGY.